Sa BGC? Dito sa Valenzuela? Ah, okay. So sila pala yung mga nagtatrabaho sa Chowking and si Sir. Siya yung nagluto ng chowpan ko, tama ba? Sige, at bigyan ko yung sticker ha. Oh, di ba bawal lang cellphone? Nagpaalam kayo niyan. Patay tayo dyan. Malakas ka kay manager. Oh, sticker mo muna oh. Oh. Sir oh. Sige. Ha? Oh, sige, sige. Oh, yan. Sigurado kayo sa company cellphone niyan ha. Ay, to yan ha. Thank you, thank you. Salamat. Next time ulit ha. Okay. Guys, ayan at kasama natin yung mga tropa natin na laging sumusuporta sa akin kapag may ride ako, si Silero Moto Vlog na nagtatali ng kanyang shoes. Ayun si Dave Barurot. Shout out. And si Ranship. Tama ba? Si Ranship at sumunod na lang. At magra-ride tayo ngayon sa Paranaque. At gamit natin ngayon ang pinagbabawal na motor. Ang Yamaha MT-09. So, itong motor na ito ay pinahiram sa atin galing kay Motobe, Motovlog. So, vlogger din yung may-ari nito. Nasabi ko kasi sa vlog ko noong sa Subic na pangarap ko rin magkaroon nito. Kaya lang, dahil may Z1 na tayo noong time na yun, hindi ko muna siya nabili. Ah, meron pa pala tayong isang kasama. Anong pangalan niya, Ranship? Christopher. Christopher? Okay. Vlogger din? Alright guys, yung naririnig yung nagsasalita, yun po si Ranship. Dinig na dinig ka. At today, suot natin ang helmet natin na Spider Joker. Tayo ay pupunta ng Casco Market. Salamat nga pala kay Motobe ha, para dito sa motor niya pinahiram tayo ng libre, no? At hinatid pa sa bahay. Galing pa siya ng Cavite, hinatid sa bahay. Pinagbabawal na motor. Oo, at mamaya sabihin ko sa inyo kung bakit nasabi ko yan. Oo nga, manipis na yung gulong. Patrick, pwede ba mamigay ng sticker dito sa clip? Oo! Oh. May subscriber ka dyan? Ito, sige mo ng sticker. Okay. Baka babae na naman yan, Ranship. Malakit mo ako. Ah, okay, okay. Sorry, sorry, sorry. Uy, meron na ang sticker si Dave. May pa sticker na si Dave. Dave Barurat. Bye bye. Oh, nanlalaglag ng tao to eh. Okay, so nanlalaglag ng tao to itong motor na ito dahil sa lakas ng kanyang torque, ano? Tunay nga naman na master of torque ang MTs. So naka MT-07 din si Ranship, ano yan, oh. Anong model yan? 2020? So anong model? Sa tingin mo anong model to? Sabi nung mayari 2017 daw eh. Pasandali, nasa Paso de Blas na pala tayo. Siya na ba yan? Siya na ba yan? Ano sa ka? Ah, naka Arwang. Oo. Oh. Okay, sa point na ito, kabubukas lang ng Skyway Stage 3. At dapat separate vlog ko ito, i-discuss ano, itong Stage 3. Pero since dadaan tayo ngayon dito, isasabay na natin sa vlog natin today. Ngayon, dahil bago pa ang bukas, ang daan na yan, libre pa po. Wala ka pong bayad ang toll gate or ang pagpasok dyan. Hindi ko lang alam kung hanggang kailan na libre yan, ano. Oh, yan. So, ito na yung entrance ng Skyway Stage 3. Ayan po. Ayan, nakita nyo guys, walang bayad ang pagpasok dito. Hanggang kailan ba, Ranship? Okay. So, okay. Hindi ko lang alam kung kailan lalabas yung vlog na to. So, hanggang January 17 lamang ang libre dito, ano.
Aspaltado ang kalsada, wala pang guhit, kaya ayan, medyo nakakaluto pa siya. Buti na lang may mga center barriers na poste na maliliit. Pero prone ito para matumba. Ayan, walang tornilyo yung mga poste na maliliit, ano. Posibleng matumba yan, oh. So hindi ko isasuggest na lapitan mo yan. Dapat dito tayo sa gitna, ano. Okay, so bakit nga pala tayo pupunta ng Casco Market, ano? So 2021 po at tamang-tama lang na bibili tayo ng bagong set of gears, kahit gloves and jacket lang pwede na. Ay, dapat hindi ako mauuna. Hindi ko alam sa bababa dito. So dahil sponsor natin yung Casco Market, makakahingi tayo ng konting discount sa kanila. Sabi nila, may discount ako pag bibili doon. So samantalin lang natin, di ba? Sayang din yun. At marami namang gears na available sa Casco Market. Hindi lang Benkia products, gaya nasuot ko ngayon. Naka-Benkia po tayo ngayon. Ayos to. Pero mukhang madilim dito pag gabi, ano? Wala pa yatang ilaw. Run! Una ka, hindi ko alam saan tayo bababa. Maraming branch ang Casco Market dito sa Metro Manila. Ang pupuntahan natin ngayon is sa Paranaque branch para makapili tayo ng maraming klase ng riding gears doon, dahil mas malaki yung branch nila doon. Hindi ko lang alam kung gaano kalaki kumpara sa ibang branch nila. Kaya, pero sabi nung may-ari, mas malaki. Bakit ko nga ba nasabi na itong motor na ito ay ang pinagbabawal na motorsiklo? Dito, halo ang feeling ko dito, ah. Natutuwa ako na medyo nalulungkot, no? Dahil meron kasi nga nag-comment dyan, ipakita ko sa inyo, na pinapalabas niya is kapag ka naka-MT09 na yung ibang motovloggers, ibig sabihin bawal na tayong mag-MT09 din. Kung sakali man na MT09 talaga ang bibilin ko. Kasi sa point na ito, binenta ko na po yung ating Versys 650. Dahil gusto kong mag-upgrade at yung Z1000 po natin, walang partner pagdating sa pagbablog, ano, para meron tayong alternate na pang vlog. So yung kasing Versys natin, binili ko siya pang personal lamang. So ayun nga, tama ba yung sinabi niya na kapag ba naka MT09 or kahit anong brand ng motor yung isang motovlogger ay bawal ka nang bumili ng katulad ng sa kanya? So parang nakakalungkot naman yun, ano. Halimbawa, nagustuhan ko is Kawasaki ZH2, dahil Kawasaki ang Z1000 natin. Bawal na rin dahil si Nudge Abdul at si Boss Vic ay naka ZH2, so meaning bawal na rin yun. Kung si Breezy Rider naka NK400, tapos si Rick, Ride with Ricks, ay naka NK400 din, so bawal na rin mag NK400 si Breezy. So ibig sabihin, kung sino yung naunang magkaroon ng brand ng motor, bawal lang gayahin or bumili ng katulad na brand na yun. Halimbawa, sa mga kikilala ko na nagbablog, ano, sa tingin ko lang, si Red Sweet Potato ang unang kilala ko na naka MT09. Halimbawa lang, ha, since MT09 yung dala natin ngayon. So bakit hindi sila umaalma nung bumili yung isang motovlogger ng MT09 din? Bakit nung ako, may nagpark lang? Ito, ginarahi lang. Dahil ipapatest ride nga sa atin ito, ginarahi lang, nagpost ako, ginarahi lang sa aking garahe. May umalma. Diba? Parang nakakalungkot niya. Di ba pwedeng, dahil nga gamit ito ng isang vlogger at nai-review na to, siyempre, maganda yung performance niya dahil napapanood mo. Hindi ba pwedeng na-inspire ka dahil nakita mo na maganda? Halimbawa na lang yung Z1000, dala natin lagi. Wala akong naging problema dyan. So meaning bawal na rin mag Z1000 yung ibang gusto mag-vlog, di ba? Parang hindi naman yata tama yun. Ano? Wala naman nasa batas na kapag ganito ang gamit na motor ng isang motovlogger, bawal mo nang gayahin or bawal ka nang bumili na katulad ng ganong klaseng motor. Medyo natutuwa lang ako kasi medyo wala sa patulo kasi yung comment niya, ano? Kaya lang ako natuwa. Kasi wala talaga, I mean, bakit nung nag-Z1000 ako, meron na unang nag-Z1 sa akin, wala namang umalma. Pero bakit dito sa MT09 ang daming umaalma? Diba? Bakit si Boss Vic, hindi naman siya binash?
nung bumili siya ng ZH2, eh mas naunang nagka ZH2 si Nudge. Bakit ganun? Napaka-controversial ng motor na ito. Pero, eto lang yan. Sakali man, nabibili ako ng MT-09. Eh, hindi naman ganito. Yung 2021 model ang bibili natin. Kung MT-09 talaga ang napusuhan natin. Kaya naman, tayo ay nag-road test ng ganitong klaseng motor. Para bago ako bumili ng 2021 model, eh kahit papano, eh may idea ako. Ano ba talaga ang maganda sa MT-09, di ba? Advantages and disadvantages, so, di ba? So far, napakalupit ng motor na to. Pero mamaya yan, doon muna tayo sa ating pinag-uusapan, no? So kayo guys, ano masasabi niyo sa nag-comment na yan? Paki-comment lang po dyan at napakasaya na mabasa lahat ng comment niyo at lahat dyan. Binabasa ko po talaga, wala akong pinapalagpas dyan. Hindi ko man mapusuan lahat, gagawin ko ang makakaya ko para mapusuan lahat dyan. Kahit 2,000 comment pa yan, iha-heart ko po lahat dyan, halos, no? Tignan natin, basta kailangan ko lang po ang inyong opinion tungkol dito sa comment ng dummy account, no? So okay lang naman i-post yan dahil dummy account lang naman yan, so wala naman tayong binaviolate na online bullying ba ang tawag doon, di ba? Di ba may ganun? Okay. So ano naman yan eh? Fake account naman yan eh. So hindi nga natin alam kung totoong yan ang pangalan ng nag-comment, di ba? Okay, mabalik tayo dito sa Skyway na ito ah. Ang taas nito ah. At para sa aming mga nagmomotor na dadaan dito, medyo nakakatakot dahil kalahating tao lang yung bakod niya. So pag tayo ay nasimplang at tumama tayo sa bakod niyan, talagang magsusuperman tayo. Promise yan. So I do not suggest talaga sa mga nagmomotor dito or kahit four wheels na huwag kayong magpapatakbo ng sobrang tulin dito. Lalo na sa panahon na ito, wala pang ilaw yung bakod at yung mga poste walang ilaw. Actually wala pang poste tong daan na to. Madilim dito. So wala pang signage na going left ba siya, going right ba siya? So wala. Kaya napaka-delegado sa ngayon, no? Sa ngayon. Hindi ko lang alam kung ano pa yung i-improve nila dito after ilang buwan. So dahil soft opening pa lamang ito, ano? Kaya wag na wag kayong magpapatakbo ng matulin dito at mag-iingat po kayong dadaan dito. Hindi lang yung buhay mo ang mawawala dito, masakali man. Pati yung buhay na babagsakan mo sa ilalim nito. Kaya dobleng ingat ka dito. Hindi ko lang alam kung lalagyan pa nila ng mga metal railings yan, metal na kung ano man bakod na gawa sa bakal, no? So sana magkaroon ng ganun para mas safe dito. At syempre, di ba, di natin alam, baka may magtapon ng kung ano dyan, kawawa naman yung nasa baba. At tangi ko lamang din na nakikita ang problema dito is napakaganda nga ng daanan na to, diretso, walang traffic. Ang pagdating naman dun sa pababa, ano, sa pagbaba nito, yun lang, doon tayo magkakaproblema dahil sigurado traffic sa baba, so magkaklag dito. Okay, madako tayo dito sa MT-09 na gamit natin, ano, itong pinagbabawal ng motor na to. So yung riding position niya ay napaka-relax, no, para akong naka-versus 650, mataas yung manibela niya, no. Pwedeng pang long ride din itong klase na motor na ito, no. Kaya lang, yung foot peg niya, kung ikukumpara mo sa Z1000, eh mas nakatupi yung aking tuhod, no? Ayan, no? Mas tupi, ganyan. So para tayo naka-attack mode dahil napakataas ng kanyang manubela, ay talagang sapong-sapo mo yung hangin at kapag nagpo 200 ka na, talagang masasakal ka sa lakas ng hangin. Tapos dahil nga tinawag itong master of torque, talagang napaka-torque niya from A, B and standard mode. Yeah, meron kang choices kung gaano kalakas ang gusto mo na ibigay ng motor na ito. So lagi kang may iwan yung katawan mo talaga. Sabi nga nung isang kasama kong rider is itong MT-09 is nanlalaglag ng rider at literal talaga nanlalaglag siya kasi oh. Bigotan exit. Meron ba? Anong pangalan yan? Sino to? Isa lang naman ng casco market dyan sigurado. Bibili ka ba ng riding gear mo?
Oo, hindi. Tingnan natin. Tingin-tingin lang. Bagay, tingin-tingin lang tayo dyan. Ay, ito na yung Casco Market. Oh, si Nudge nandyan nga pala, nakalimutan ko sabihin. Oo, no? Gari. Okay guys, nandito na tayo sa Casco Market para Nyake Branch. Ayan si Bro Nudge. Ang aga, no? Anong oras ka dumating? Hindi mo naman sa'yo sa akin. Ha? Sinaya ka, hindi mo na sa akin. Oo nga, nakalimutan ko. Sabi mo, masensya na, bakit tayo ko ako? Wala kang masensya. At least napahaga ako. Alam mo, scammer ka eh. Siya ko pala. Malapit ka lang naman dito eh. Scammer ka eh. Tara, pasok tayo. MT09? Ha? Power ka ng MT09, hindi mo alam. Kay Motobe. Ayan. Dinala sa bahay, pina-review lang. Tara, pasok tayo. Tingin tayo ng riding gears. Yun, oh. Ang laki ng pwesto. Nandiyan si Charles. Wala pa, sir. Riding gears ang inahanap ko, eh. Saan ba yung mga jacket? Ah, okay. And here is one of the scammer, you know. At least dumating ako. Ikaw malapit ka lang dito. Ako Pampanga pa. Pampanga, hindi mo nasabi. Makalimutan ko. Itong jacket niya, ma'am? $4,150, sir. Anong tawag sa jacket na ito? JW68, sir. Bet Kia brand. JW68. Okay. So, pagka nagtanong yung mga customer, pwede namang sabihin na yung sinuot na lang ni Boss Reed. Opo. Yes, po. Mahirap kasi www. Hindi, sir. JW68, sir. Ah, okay, okay. So, ito, magkano ito, ma'am? 1,300. Then, 4,000. 150. 4,150. Yes po. Okay, okay. Kasabay yung ano mo sir, yung pants mo is 3,500. So yung pants ko 3,500, yung breathable padded pants. Okay. So pakita natin, ma'am. Okay, ito, yan. Bekia brand. Okay. Okay, so dito sa Casco Market, especially dito sa Casco Market para niya, kay meron silang tinatawag na Bluetooth intercom, ang tatak is Lexin. So sa next vlog po natin, titignan natin kung kumusta yung performance nito. So, i-review natin siya ngayon sa next vlog. So, maghihingkayat tayo ng apat na rider. Sabay-sabay kaming mag-ride at gamit nito. Subukan natin kung gaano siya kaganda. So, kapag nakita kung maganda siya, ipaparapol natin yung tatlong ganito. Alright. So, ang kapalit lang is ilalike nyo lang ang page ng Casco Market, pati Casco Market para niya kasi syempre. Yun lang. At ako pipili ng mananalo, tatlo ang posibleng manalo ng Lexin Bluetooth Intercom. Pero subukan ko muna kung maganda. Di-rapple natin. Next vlog na yon, no? At single pack ito. Magkano to, ma'am? 3,500. So, 3,500 single pack. Pero meron silang tinatawag na twin pack. Okay, kapag halimbawa, kayo ay mag-asawa. Gusto nyo mag-back ride kayo, di ba? So, pwede to. Dual pack. Mas makakamura ka. Magkano to, ma'am? 6,600. Dual pack na siya. Ayan. Kung ngayon, halimbawa, apat kayo. O, pwede kayong bumili ng dalawang dual pack. Kasi maximum connection nito is apat lamang, di ba? Pero malayo. Malayo ang agwat. Sinubukan na nila ni nila Brother Nudge to dati nung nag-ride sila sa Bicol. Ganda. Grabe, gandang quality. Okay. Sige, pero subukan ko muna. Subukan ko muna siya personally bago ko i-offer sa inyo. Okay, so sa next vlog, tignan natin kung maganda to. Invite natin yung mga riders natin, especially sa Ride Big Bike Club. Tignan natin kung sino yung papayag na sumama sa atin. Alright.
Alright, at nakabili na tayo ng ating gear at base sa nakikita ninyo, suot na natin ang bagong riding gear natin na ang tatak is Benkia. Ayan. At nakahingi naman tayo ng konting discount, ano? Kahit papaano. Sayang din kasi yung 10% discount, guys, eh. At bilang suporta na rin sa tindahan, since tayo ay ambassador ng Benkia, so dapat Benkia yung suot natin, di ba? Ito, ito yung gusto kong gloves. Malambot. Press kong isuot, di ba? Ayos tong jacket na to, ah. Gusto ko, ah. Maganda yung kulay. Okay, so nagkayayaan kasi ang Red Big Bike Club na mag Cafe Caterina dito sa Marila Keno. So at ito ay pinakita ko lang sa inyo, guys, kung anong bagong gear at kung gaano kaganda at I feel much safer dito sa suot ko ngayon. Complete padded siya hanggang sa shoulder. Actually, meron pa tong padded sa loob. Hindi pa kasama diyan ito, no. So dagdag mo pa to sa protection mo sa shoulder. Meron siyang bakal dito, no. Naka-vlog ka ba, Ranship? Hindi, mapapatay. Ah, okay. So okay lang magsalita ako ngayon, ano? Okay lang po. Oh, ignore mo lang. Pag tinanong lang kita, doon ka sumagot. So para tayong si Iron Man, kagaya na sinabi ko kanina. So para tayong Major B ngayon, no? Nagsasalita yung helmet ko. Kakanta pa yan pag sinabi kong kakanta siya. Oo nga. Okay, so ngayong nandito tayo sa traffic at talagang masasabi ko yung MT. Kahit MT7, MT9, MT10 pa yan, the best pagdating sa traffic, ano? Yung hindi mo iisipin na naka-big bike ka pala. Yung puti na ba dyan, boss? Kamusta naman? Malakas? Yung stock lang to? Oo, oh, kailangan putin natin. Oo nga. Alam mo yun, pag bumusina ka, hindi akakalain big bike yung bumubusina. Bukang ka na lang. Ang ganda ng tunog. Puro Primera lang ako. Ayos to, ah. Sa gilid tayo, sa kanan mo. Yan. Mukhang oo nga, eh. Kakaliwa tayo? Kaliwa, no? Kasi ko na alam pag kalimutan eh. Kawesto eh. Ha? Sa kabila? Sa kabila daw. Okay, guys. So, proceed kami ngayon sa Marilake at maraming salamat sa pagsama sa akin upang bumili ng bagong riding gear. So, marami pa tayong late uploads ngayon. So, may mga vlogs na hindi ako nakaganito. Pero at least ngayong 2021, siguro mga by March, puro ganito na ang nakikita nyo sa aking vlog. So bilang ambassador ng Benkia Riding Gears, kaya puro Benkia yung gamit natin ngayon, ano? So bukod sa riding gears, guys, meron din tayong mga bags na available na Benkia ang brand. Dito na naman pala tayo sa napakagandang lugar. Ayos, di ba? Ang ganda ng tunog. Abangan niyo po yung raffle natin sa ating Bluetooth intercom, guys, ha. Pero testingin ko muna, ha, para hindi naman ako mapahiya sa inyo, guys.
Right. Maraming salamat po, at bago natin tapusin ang ating vlog, ito po ang ating next episode. Guys, ngayon ay aakit kami ng Marilake at sakto para masubukan itong MT09, no? Swerte, kasama natin ang ibang member ng Red Big Bike Club. Dito marami nang na-aksidente dito, kaya pag umakyat ka dito, kailangan buong loob mo. Ito na yung Big C. Ito. Dito nga magandang bumangking kasi asfaltado. Oh, 'di ba? Dito yata nalaglag yung isang R1 ng isang vlogger eh. Yan, meron palang digitan ng sticker dito, no, Dave? Yes po. Meron, ito. Iyon. Tagal ko nang gumabiyahe sa Marilake, hindi ko alam meron palang wall na ganito, no? Right guys, salamat po! Abangan nyo po yan sa next episode natin. Alright, bye bye! Read for Speed!